Nakadrop cover tong Gilas mga idol, meaning sa depensa ng kanilang pick and roll, itong big man na si Kwame ay medyo nakalubog dyan. Pwede kasing andito siya sa mas malapit sa bola, di ba? Pero drop cover nga kaya ganyang nakalubog siya ng kaunti. Para yan syempre kapag nag-switch siya sa guard ng kalaban, masasabayan niya. Syempre, mabibilis nga ang mga guard at hindi naman sila makakasabay parate. So yung distansya na iyan ay kailangan nila talaga. Solid tong pinakita ni Kwame sa pick and roll coverage dito mga idol dahil pinakitaan niya tayo ng kanyang quickness. Ang stance niya ay medyo nakaangat ang left foot niya. Pero inatake nga nung guard yung forward foot niya na yan to change his stance. Habol mode na siya at hindi katulad nung iba nating big sa slow footed, ang bilis nakarecover ni Kwame doon at kung ititira man ang kalaban to ay matatapal niya for sure. Ito, mas klaro nating makikita yung halaga ng pag-drop cover. Minimirror lang ni Kwame tong ball handler at ginikip niya ang kanyang distansya. Also, since mukhang hindi naman outside shooting big tong tao niya, mas madali ang kanyang buhay at kapantay pa nga niya ngayon to. So if ever man na mapapasahan siya, ay pwede yung matapik ni Ange. Noong nasa loob na ang guard, mas okay yan sa depensa ng Gilas dahil area na nga po talaga ni Kwame yan kumpara mo kapag nasa labas siya. Again yung stance niya, pinananatili niya talaga tong wide para ma-maintain niya ang kanyang equilibrium or para maging balansyado siya. And isa pang nanotice natin ay yung hands niya rin. Pwedeng nakadipa lang siya dyan at walang masama roon. Pero sumusundot-sundot din siya para mas magulumihanan ng ball handler, kita nyo? And nagulumihanan niya talaga. Although syempre wag nating i-hype no, to be fair Bahrain tong kalaban natin na hindi naman powerhouse team ng Asia. No disrespect syempre, and wala silang mga top dog point guards talaga na mahahanay mo kina Araki, Ibrahim at Go Ailu ng Asia. Nakapag ganitong mismatch ang kaharap, kapag may big man na tumatao sa kanila, alam nila ang dapat nilang gawin. Pero itong player nga ng Bahrain ginive up yung bola. Tapos ang kagandahan pa rito kay Ange Erek, tatakbo talaga siya sabay ayan. Nagkaroon ng early seal sa ilalim at may size advantage pa siya, kaya naka-easy Roxy na naman. And syempre may mga times din this game na maiiwasan siya ng mga gwardya. Kung si Romeo ay gumawa niyan malamang maghihiyawan yung crowd. Buti at nasalo si Ange ng mga kampi niya. At isa pang nanotice nga natin ay parang komportable itong si coach team na ganyang tanggapin nila ang speed disadvantage ni Kwame dahil parang hindi sila nag-aalala at walang ibang nagsiswitch. Solid din ang detalye na ito na para hindi malanding spot ni Kwame ang shooter at para na rin hindi niya ma-foul syempre ay umextrang talon pa siya ng onte para makaiwas. Big man yan ah. Tinry talaga ng Bahrain na atakihin at paangatin si Kwame para tauhin niya ang mga guards nila. Pero nakakasabay nga po si Ange which is impressive dahil 6'11 player to. Hindi man siya makakasabay every time pero mampanira nga yung quickness ni Kwame sa diskarte ng kalaban kung nakakasabay naman siya. Solid din ang alalay ng mga kampe. Yun nga, bottom line natin ay naipakita ni Ange Kwame this game ang kanyang versatility. Underrated part nga yan at hindi naman din siya nagkaka-stats kung tinatapatan lang din naman niya yung mga gwardya ng kalaban. Pero sira ang diskarte nila at sa mayorya ng laro kahit napaminsan ay napapabantay nga si Ange ng mga maliliit ay good defense pa rin ang kanyang naipakita. Sana sa mga susunod na laro, lalo na sa Jordan, ganito pa rin ang makita natin mula sa kanya. Ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.